Alright, welcome guys to another vlog. So ngayon ay ililinis natin itong ating cooler na mabuto ito ng 1 month. No? Diba na yung amoy? No? So siguro sa stock ng tubig. Kahit pinapalitan ko ng tubig, ganun pa rin. So ang gagawin natin ngayon is tanggal natin yung mismong sa likod. Ito niya. So as you notice, meron siyang walo na turin niya tapos dalawa sa taas. So sampu lahat. So kailangan natin ng screwdriver. Ako meron naman ganyan screwdriver. Pwede meron mga kong drills, ito yung gamitin ko. So baklasin natin siya, no? Yung mga tornilyo. Okay. So dapat meron tayong ganito, may lagayan para ito pala yung tornilyo, no? Para sure na complete. Dito is kung meron kayong malaking-laking batya, lagyan nyo siya ng sabon. Sa akin ang ginawa ko is meron akong perla, may perla ko dito, yun ang binabad ko dito sa sabon, tapos yun ang piniga ko, nilagay ko dito para pwede nyo kasi 2 hours, at least 2 hours na nakababal. Kung meron pa kayong mas malaking batya, mas malog dito, wait lang, lapitin yung camera. Sa loob dito, pansin nyo sa baba, ayun yung pinaka-tanky nya, tanky yung gumato yan. Yung pinaka-tanky niya ito sa baba. Yan, so sa loob ay kuskusin niya dyan kasi nagkakalumot din dyan eh. So parang kuskus niya na. Mayroon pala yan sa baba, mayroon pala itong pinakang drainage dito yun. So hugutin niya sa dito sa ilalim. Hugut yan dito. Yan sa itumba. Kahirap. Yan sa kanyo hugutin. Yan, so nahugut na yung drain. Sa kanya itay ulit. Yun. Tapos ito naman sa taas, ganyan din gawin nyo, linisan nyo rin siya. Ito pwede naman tanggalin. Ito kasi naglabas yung tubig galing sa ilalim. Kaya kuskusin nyo rin. Okay? Ito naman safe kasi ano naman ito. Okay, mabasa yan, okay lang kung nasa nyo lang after. Kasi or nag-vlog. Tapos ito, of course, angat nyo. Then sa case ko, nasabunan ko na. So, meron kayong sponge with soap, no? So, sabunan nyo siya ganyan para matanggal nyo. Ito, natatanggal din naman ito. Yan. Yan. Sabunan nyo siyang ganyan. At yan, pwede yung actually sa taas, pwede rin yung mabasa. Okay, tapos. Ayan, so ngayon naman guys, paano tanggalin itong sa harap, no? So ang gagawin nyo lang, ay itulak nyo ito dito, itong una. Tulak nyo siyang ganyan, para sa matanggal siya, no? Napansin nyo, tanggal na yan doon. Pababa. So, pang sunod, yan. Yan, so tanggal na siya, tira lang yung isa. Kaya hindi sa kabila, kabilaan yan. Tulak nyo ito. Ayan. Tulak na yun siya guys. Ayan. Pag natulak na, ma-bridge na natanggalin po yun, natanggalin na sa isa. Para matanggalin niya sa isa, i-push nyo siyang ganyan. No? Pwede rin angat. Ayan. Ayan. Alright. Pag natanggal na yan, bilis naman ito ibalik mamaya. Ayan. Kalak na naman kasi yan. So, tanggal niya na. Diba? So, isa-isa lang. Sa dito sa likod, no? So, sa likod kasi may holder dito na apat. So 1, 2, 3, 4 kabilaan. So tanggalin natin yan para makuha natin yung mismong itong mismong fan, no? Para malinisan kasi kung dyan hindi mati malinisan. So ingat lang doon sa mga wires, no? Kung ito mga clip lang naman yan, pwede nyong tanggalin. So unahin dito, dito. Hindi na kasi kaya nung drill kasi maano siya masyadong masikip, so kailangan niya may screwdriver na maiksi lang sa tornilyo.
Yan. So, tanggal natin. Yun. Ganda na siya, guys. So, yun yung mga wire niya. Ingat nyo na. Kasi yun yung mismong dinamo yun. So, dapat hindi yan mabasa. So, ito. Kalasin natin ito. Parang sa electric pan natin yan. Or, yeah, kasi hindi pwede mabasa eh. Tanggalin ito. Ito, may pliers na tayo. Pigilan nyo lang siya. Tapos, click na ito ganito. Yun. Ayan, tanggalin nyo lang. Ayan. Tapos, yun. Ito naman yung paikot. Kasi, hindi umahilay, may cover kasi. Hindi matrabaho talaga siya. Of course, ganun talaga kung yun, so natanggal na natin. Ayan, natapos na natanggal na. Yun, dati dito na lang natira. Pwede itong punas-punasan lang dito. Case ko, alam po na lang siya naman. Basta ang ingatan nyo lang ito, bumabasa. Kasi yun yung dinamo. Ayan. Ayan mo na siya. Tapos ito, pwede na itong lagay doon sa gana at So ngayon guys, ibalik na natin itong harap. Ayan. So, mamaya natin gawin. Salapak ito sa taas, itong apat. Salapak natin siya dito. Ayan kasi na. Ayan. May stopper naman sa taas. Ayan. Tapos kaya siya ulit. Tapos gawin dito. Make sure lang na huwakay din siya dito mo kasi wala na siya mapangalit. Tapos sa taas meron naman yan. Screen niya. Tapos ibalik na natin itong sa motor. Itong ilisik. Ibalik natin itong ilisik. Okay. So ito mo sa ilalim. Ito mo ilalim dito. Meron siyang meron siyang ayan, para sure na tama yung pagkakabit mo. Hindi baliktad. Okay? Dapat ito sa ilalim din kasi ito pala tandaan niya. Pag may kanal dyan, ibig sabihin ito sa ilalim siya. Kasi balik na natin yung lock. Ito. Ayan. Ito.
higpitan. Damit yung wala naman. Okay, naman ito. So, wala. Mag-usisit siya. Ayan. So, mga ganyan. Talaga yan. Tumilyo. Same. So nalagyan na natin natin ang tornilyo, so ibalik natin siya. Bago ibalik yun yung ano muna, yung dito kasi yun sa nakasalpak. So galit natin na dito sa ilalim. Sisi siya guys. Ayan, so yun na nakasalpak dito para hindi kayo makalit. Ito. Ayan, kita nyo ba? Ayan, meron siyang ground dito, holder. Ayan din. Tama natin dito. Ayan, pag nandun na siya dyan, ayan, di kayo na magkakakawa. So, na. Tapos, saka natin ikabit yung mga turong dito sa harap ng mga iting. Okay. Makabit nyo lang natin guys. Hindi po sisi lang bro. Alright, thank you guys for watching. Doon po natapos ang ating video. So hindi ko nilagay yung cover muna sa likod dahil ibibilad ko po muna bukas. So mag-update po ako sa comment section. Kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, huwag kalimutan mag-subscribe. At kung meron kang tanong, i-comment na yun sa ibaba. Maraming salamat. Paalam!